Welcome back, guys. Ito yung isa sa mga project na natapos namin itong year na ito. Bali, 2-story duplex residential building siya. Ginawa namin ito gamit yung Revit na software. Maganda kasi kay Revit, once na na-model mo yung structure, eh magkakaroon na siya ng plan, elevation, perspective, and other parts pa ng plano na kailangan mo. All-in-one na siya. Ito yung ginamit ni client para sa pagkuha ng building permit. Bakit nga ba kailangan kumuha ng building permit? Ano nga ba ang mga requirements sa pagkuha nito? Pwede bang mag-construct ng bahay kahit walang building permit? As per PD 1096, or also known as National Building Code of the Philippines, Section 301, no person, firm, or corporation ang pwedeng mag-construct without obtaining building permit. Paano kung makulit ka at nag-construct ka pa din kahit walang building permit? Again, as per PD 1096, Section 213, magbabayad ka ng penalty na not more than 20,000 pesos or makulong ka ng not more than 2 years or both. Take note na ang main purpose ng building permit ay hindi para kuhanan ka ng pera or kumita sila. Pero dahil as per PD 1096, Section 102, ito ay para sa safe construction and public welfare. Ano ba yung mga requirements for building permit? For this project, si client nag-ayos ng permit and nag-provide lang kami ng mga signed and sealed plans. Humingi siya ng requirements sa Office of the Building Officials and ito yung mga requirements. Discuss natin briefly isa-isa. Disclaimer din lang, maaring mag-vary yung fees and requirements depende sa structure na tinatayo nyo and sa lugar na pag-a-applyan ninyo. Una, yung mga forms na kailangan. Ito yung mga forms na i-fill up and isa-sign and seal ng mga engineers. Galing to sa Office of the Building Official. Hingi lang kayo ng mga forms na ito or minsan available and downloadable na din ito online. Yung lot survey plans, dito makikita yung boundary ng bahay nyo and signed and sealed by geodetic engineer. Sa start pa lang ng design, hinihingi na to ng mga architects and engineer para ma-assure ang property line ng pagkoconstruktan ng bahay. Sa number 3 and 4, design plans and design specs. Ito yung pinoprovide ng architects and engineers. Architectural plans, structural plan, electrical and plumbing plans. Yan yung mga usual na design plans. Bali, may design specs din dito. Dito naman makikita yung general specs na ginagamit sa pag-design and mga dapat gamitin sa construction ng structure nyo. So, sunod yung bill of materials. Dito makikita yung breakdown ng cost and total cost ng construction. Makikita nyo na may material and labor cost and may mga fees din na babayaran depende sa total construction cost na nakalagay sa bill of materials. So, sunod is yung structural design and computation. Ito naman, ibinibigay naman ito ni civil engineer once ma-design niya yung structure. Andito yung mga calculations and assumptions na ginamit niya to assure safe ang design na ginawa niya. For number 7, seismic analysis. Kali requirement lang to for the more than 7.5 yung height na ginagawang structure. And for this project is hindi naman required to sa amin, ni client, and ni building officials. Ito yung mga requirements for building permits. Ulitin ko lang, ni-required yan para sa safe construction ng structure nyo. Kung may kulang pa akong information, please comment down below para sa impormasyon ng lahat. Bago matapos, just want to shout out my financial advisor, Engineer Christine Joy Aves. Affiliated po siya kay AIA or kilala din as PhilAm Life. So you can message her through the FB page for inquiries.
And then you can follow me sa mga social media accounts ko. If you want to follow my personal activities pala, you can follow my Instagram account. Hanggang dito na lang. Salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.